Hi guys! Welcome back to my channel. For today's video, mga ka-proud, ngayon ay magtuturo ako kung ano nga ba ang pagkakaiba ng grateful at grateful. So yung mga ka-proud, sa ngayon kasing panahon ngayon, alam po natin na exposed na po tayo sa English. Alam ko po, hindi po ako perfecto. Alam ko pong nagkakamali po ako sa grammar. Pero sa ngayon, may naintindihan ako. Ano nga bang ibig sabihin ng grateful at grateful? Ang grateful na G-R-E-A-T-F-U-L is maling spelling. Ang grateful po na tama is G-R-A-T-E-F-U-N-L. So, ang grateful na tama ay yun po yung may gratitude, yung pagpapasalamat, feeling or showing an appreciation of kindness. So, the other term of that, thankful. So, for example, being thankful, your good health. So, nagpapasalamat ka dahil ikaw ay isang malusog, walang sakit. Yun pong ibig sabihin yan. So, the other example is, I'm glad I live in a world with happiness. So, yun po ang ibig sabihin ng grateful. So, mga ka-proud, before natin tapusin itong content na to is mag-shoutout muna tayo para po mas ma-clarify po natin mamaya kung ano nga ba po ang sinasabi ko. Shoutout muna sa Tagaytay Bushing Vlog, shoutout din sa mga kaklasiko na sa PCCI, Reggie Culo, Rodrigo, Jerzon Katinggan, shoutout din kay Marinella Redema at kay Joy Francisco, Francisco Malaras, and shoutout din sa kay Marvin Cantilado, Peter Bolante, Justine Natividad, Romnick Garcia, at sa lahat ng mga PCCI nakaklasiko at mga kakilala ko, mega loud shoutout sa inyo mga kaproud. So, ang grateful at ang grateful mga kaproud, pag sinasabing grateful, C-G-R-E-T-E-F UL, mali po yan mga ka-proud. Avoid nyo po yan. Huwag nyo pong gamitin yan. Ang tama po mga ka-proud is grateful, G-R-A-T-E-F-U-L. So, gamitin po ninyo yan. Sa inyong, lalo na po sa mga platforms natin, lalo na sa Facebook, maaari po talaga tayong magkamali sa pag-ano po ng sa grammar. Pero yung mga ka-proud, ito po yung sinishare ko, ang tama pong spelling ng grateful na pagpapasalamat, lalo na kay God. I'm so grateful na binigyan niya pa ako ng isa pang pagkakataon na mabuhay. So, yun yung pagpapasalamat ko sa Panginoon. Grateful po ako. Huwag nyo pong kalimutan na ang ibig sabihin ng grateful is gratitude, feeling or showing an appreciation of kindness. The other term of that is thankful. So, paulit-ulit ko pong sinasabi niya sa inyo, ang tamang spelling ng grateful na pagpapasalamat is G-R-A-T-E. F-U-L. So, that's all mga ka-proud. Sa lahat po ng mga nag-support sa channel ko, lalo na po sa last time kasi pumunta ako ng Ocampo. So, doon ako abang-abangan nyo din po yung vlog ko doon kasi inaano pa po, ine-edit pa. So, sa lahat po ng mga supporters ko, lalo na po sa mga OFW sa Middle East, sa Japan, sa Hong Kong, sa lahat po ng tumatangkilik sa video kong to. Sa video ko, lahat ng mga content na ginawa ko is shout out po sa inyong mga ka-proud. Ingat po kayo sa inyong mga trabaho. Bilang isang estudyante, saludo po ako sa inyo dahil malaki po yung naiambag ninyo sa ating ekonomiya. So, sa lahat po ng tumatangkilik, thank you sa lahat na nag-follow, sa lahat na nag-subscribes, at mega loud shout out din po sa taga Ocampo,
Barangay San Jose. So, salamat at grabe ang pabait nila doon, mga kaproud. At syempre, doon ako namiestahan, mga kaproud. Ang sarap ng pagkain Bicol. So, yung Bicol Express, ang sarap, mga kaproud. So, sa lahat po ng mga kaklase ko, sa mga professors ko, sa PCCI, lalo na po sa City College of Tagaytay, I hope po in the future, makapunta din ako sa City College of Tagaytay kasi may isa akong professor doon na nangako ako if either na makapagtapos ako ay pupunta po ako at babalik ako. So sa lahat po ng mga nanonood po nito, mga kaproud, araw-araw na po tayong mag-upload ng video. So huwag niyo pong kaligtaan na mag-comment down below, share, and mag-like din. Para din naman, may ano si Kaproud. So, sa mga Kaproud, salamat. Salamat sa lahat. Bye-bye!